Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, I will be sharing to you how I get rid of my acne and pimple breakouts and how I remove my dark spots after. I will give some tips and advice on how I achieve my clear skin. Hindi pa naman ako totally clear skin, pero hindi na lang ako nagkakaroon ng pimple after using these products. So if you wanna know how I achieve my clear skin, kung interested ka, or if you think you might need this one, keep on watching. So let's start. Iba-iba causes ng pimple on every person, sometimes dahil sa stress. Second, dahil sa hormonal imbalance. Third, dahil kulang sa tulog. Fourth, siguro marami silang nilalagay sa mukha nila kaya na-irritate yung skin nila kaya sila nagkakaroon pimple breakout. Five, too much sun exposure. Minsan, dahil din sa too much sun, nagkakaroon na skin irritation yung skin natin kaya tayo nagkakaroon ng pimple breakout. In my case, ang kadalasang rason kung bakit ako nagkaka-pimple is 1. Stress ako. 2. Kulang ako sa tulog. At 3. Madalas, pag magkakaroon na ako ng monthly period. So, nagkakaroon na ako niya ng pimple anywhere sa mukha ko, randomly. Pero, dahil dito sa mga products na to, hindi na ako nagkakaroon ng pimple kahit na meron ako. Disclaimer lang pala, before I continue this video, hindi ako dermatologist or skin expert or kahit anuman. Ito, based lang sa experience ko. Lahat ng ginagamit kong products, nire-research ko muna kung pwede ba siya sa skin type ko bago ko siya gamitin. To work for me, it may not for you. But if you have the same skin type like mine, I have a dry and sensitive skin, it may work for you too. So, paano ko ba tinitreat yung pimple ko pag nagkaka-pimple na ako? So, first, ini-spot correct ko lang siya using Celeteque Acne Spot Corrector Gel. So, i-show ko na lang siya dito kasi hindi na ako bumili ng bagong bottle kasi sayang din. Kasi hindi naman ako nagkaka-pimple, so sayang lang. Available siya sa Watson's. 169 pesos lang siya ang alam ko. Nilalagay ko lang siya sa pimple ko pag alam kong patubo na siya or meron na siya. Mararamdaman mo na malamig yung feeling dun sa pimple mo na parang kinikristalize niya. And then, hayaan mo lang overnight and then kinabukasan. Yun, parang kusa na lang, nawawala na lang agad yung pimple ko dahil dun, nakakatulong siya ng malaki sa akin, sa mga pimple ko. Ang main ingredients niya ay beta-hydroxy acid and polyhydroxy acid. It claims that those ingredients aid in exfoliating dead skin cells and helps in diminishing pimples and other acne imperfections. So, siguro yung mga ingredients na yun, yun yung nakatulong bakit nag-crystallize yung pimple ko and nawawala na agad siya overnight. Kino-continue ko lang siyang gamitin everyday hanggang sa mawala yung pimple ko. Mas maganda siyang gamitin pag gabi, pag matutulog ka na. Siyempre, mag-stay na siya ng mas matagal. Nung sa pagising mo, maramdaman mo na lang, wala ka ng pimple. So, siyempre, after ka nagkaroon ng pimple, mag-iwan niya ng dark spots. Based sa research ko, since nagkaroon siya ng inflammation, naturally, mag-leave talaga siya ng mark. And with other factors like sun exposure, magkakaroon talaga ng discoloration sa skin mo. Kaya kasama sa skincare ko ang paglalagay ng sunblock. Even though nasa office lang ako, naglalagay ako ng sunblock to protect my skin from UV rays. Yung katawan naman natin, kaya yung i-heal naturally. Kaya lang kasi, since sa mukha siya, nakaka-bother talaga, lalo pag may dark spots. So, yung ginagamit kong pang-brighten ng mga dark spots ko before ay ito. Celeteque Acne Spot Brightening Gel. Na mabibili mo rin sa Watson's. Kasama siya nung sa line ng Celeteque also. So, ayun. Dahil nga, tapos ka na sa acne. Sa dark spots ka naman mamamoblema. So, nilalagay ko lang din siya overnight. Bago ako matulog. Pero mas effective siya. Mas matagal din yung mag-i-stay yung product sa mukha. So, everyday ko siya nilalagay hanggang sa mawala yung dark spots ko. Siguro sa akin, nag-i-effect siya. Siguro after 1 week of applying it, nawawala na talaga yung dark spots ko. And then, parang wala. Walang mangyari na hindi ako nagkaroon ng pimple at all. Bukod dun sa mga products na binanggit ko, binago ko rin kasi skincare products ko. Kaya medyo nag-lighten up na yung mukha ko. Wala na akong pimple breakouts also compared to last year.
medyo napansin niyo naman dun sa video ko ng everyday makeup, medyo may breakout ako noon. So, dahil din sa stress yun at saka hormonal imbalance na din. So, I will be filming also my skincare routine at saka kung ano yung mga products na ginamit ko to lighten up my face to have a clear skin talaga. Hindi naman totally clear skin pa. Nakita niyo ba? Ano lang, hindi na ako nagkaka-pimple thanks to that product. So, I will be posting my skincare routine on my next video. So, stay tuned for that. So, ano ba yung mga tips ko para hindi na lumala or hindi na kayo magkaroon ng pimple breakout? First, know your skin type. Dapat alam nyo kung dry skin ba kayo, oily, or combination type of skin. Or ask your dermatologist if needed para alam nyo yung skin type nyo before using some products. Because may mga products na kahit anong gamitin mo, hindi mahihiyang sa face mo dahil dun sa skin type mo. Second, before using any products, research about it first, all the ingredients about it, and if pwede ba yun sa skin type mo. So, pag meron kayong tumubong pimple, wag na wag yung ditirisin. Gumamit na lang kayo ng mga products like what I've mentioned para ma-prevent yun for further inflammation. Lastly, wag na wag kayong matutulog ng may makeup. Make sure na natanggal nyo muna lahat ng makeup nyo bago kayo matulog, sis. Kasi baka mas lalong lumalay yung skin nyo, you know, puhunan natin ang mukha natin. So, before you go to bed, yun yung pinakapahinga ng mukha natin. So, make sure nakapag-skincare na kayo, natanggal nyo na lahat ng dirt sa mukha nyo. Kasi masarap matulog ng walang makeup, sis. At walang pimple. At kung lucky enough ka na meron ka na magandang skin, sis, huwag ka nang gumamit ng mga products na mag-experiment ka lang or hindi mo talaga alam in the first place bago mo gamitin. Kasi baka magkaroon ka lang ng pimple breakout at masayang lang yung mukha mo. So, kailangan meron tayong skincare na nag-work talaga sa atin para hindi na tayo gamit pa ng gamit ng ibang products or hanap pa ng hanap ng ibang products. Tapos, lalang lalala yung skin natin. So, yeah. That's all. And I think nasabi ko naman na yung mga pointers ko on this video. And if you have any questions or any suggestions also sa mga ginagamit yung skin products, just comment down below. All the products that I mentioned, I will leave it in the description box below. So yeah, if you like this video, click the like button. And if you want to know more about me and my skincare routine, please subscribe. And yeah, so thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!